Tubog pa rin sa baha ang lahat ng barangay sa Obando sa Bulacan. Kailangan pang magpalipat-lipat ng sasakyan para makalabas at makapasok sa lugar. Gayon pa man, tuloy na ang ilang negosyo habang pinipilit na mga residente na bumangon mula sa kalamidad. Nakatutok Live si Ruth Cabal, Ruth! Mel, sa ngayon, nandito tayo sa side ng Valenzuela, no, kung saan may ilang lugar pa rin ang lubog sa baha. Ganito rin ang sitwasyon sa bayan ng Obando, Bulacan. Lunes pa, sinailalim ito sa state of calamity dahil lahat ng 11 barangay sa Obando apektado ng baha. Kahit bumuti na ang panahon, mataas pa rin ang baha sa Obando, Bulacan. Mula Valenzuela, hindi nakakayanin ng mga sasakyan ang bumiyahe rito. Ang aming news team nakisakay muna sa truck sa Malanday, Valenzuela. Dito pa lang mataas na ang tubig, kaya kanya-kanyang diskarte ang mga tao. Maging ang mga baboy na ito, kinailangang suungin ng baha habang dinadala sa katayan. Kuya, dadalhin yan. Ano gagawin? Slaughterhouse? Halos 30 minuto ang binyahe namin hanggang boundary ng Obando. Bali mula dun sa truck, bumaba tayo dito sa may bahagi ng Polo, Valenzuela. Subukan natin makarating sa loob ng Obando. Kasi ganito na lang talaga, mga bangka, mga matataas na trike na lang yung means of transportation. Kasi nga daw halos lahat ng mga barangay doon sa loob ng Obando ay lubog na sa baha. Bahagyan raw humupa ang tubig kaninang hapon nang tumigil ang ulan. Kaya ang ilang residente nakalabas na ng bahay. Ba't naisipan nyo lumabas ngayon? Oo, wala ko kasing paninda si mother . Tapos naubos na rin. Mm-hmm. Pero sa ilang lugar, abot bewang pa rin ang baha. Panahon raw kasi ng high tide. Bukod sa mga bangka at tricycle, may mga sasakyan tulad nito na may malalaking gulong kaya nakakabiyahe. Pasadya ba yung ganyan jeep? Pasadya, pambaha. Pambaha. Oo, magkano yung ganyan? Muro lang yan, matagal na to, matanda na to. Kasi taga dito po kayo. Lagi kayo pinabaha? Lagi. Business as usual naman sa bayan kahit lubog sa baha. Maraming negosyo ang bukas. Ang munisipyo lubog rin sa tubig. Normal na raw kasi para sa mga taga rito ang ganitong pagbaha, kaya kahit mataas ang tubig, maraming nananatili pa rin sa mga bahay nila. Nasa 200 pamilya ang nasa evacuation centers. Nasanay na kayo lang takot siyempre, takot. Minsan nga wala kaming damit na dali pagka nakaligas. Pero okay lang kayo dito ngayon? Oo, kasi pinapakain naman kami dito ng mga dami. Eh lang kailangan namin yung banig. Napagkasunduan po na mag-declare na kami ng state of calamity para mas mabilis kami makaresponde. Wala na rin makabiyahe sa amin para lumabas at bumili ng mga pangangailangan nila. Mel, patuloy daw ang mahigpit na pagbabantay ng lokal na pamahalaan ng Obando, kasi mamayang gabi hanggang bukas na umaga ay high tide na naman, kaya siguradong tataas na naman yung tubig sa lugar nila. Pero kung hindi na daw magtutuloy-tuloy ang ulan, posible raw na Lunes hanggang Martes ay tuluyan na nga mag-subside yung mga baha dito, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.